Ah, bakit ka pag-alagala sa Metro Manila? Actually, sinubukan ko siya, pero artista ako, hindi ako mababasa itong level. Nalungkot ka ba nung nawala ka sa probinsya? Hindi. Nandun yung naiinis ka na, pero ganun pala talaga eh. Meron talagang ganun eh. Wala kang ipon nung pagkatapos ng probinsya, no? Yes, naubos. Naubos saan? Nilibre ako ng sino-sino, na-addict sa biliyar, inom, tapos barkada. Kumusta na yung relasyon mo sa iyong anak? Sa ngayon, Tino, talagang hirap. Ayoko siyang tanggapin. Pero, ayokong umamin. Sabi nga nung girlfriend ko, aminin mo na lang sa sarili mo na. Nandiyan ka na sa stage na yan. Alam mo yung feeling na wala kang silbi, wala kang kwenta, wala kang ginagawa, wala. Mabot ako sa ganun. Nagusto ko na magpakamatay. Kasama natin ngayon ang napakahusay na aktor at isa ring acting coach. Marami tayong gustong malaman sa kanya dahil hindi na natin siya napanood sa probinsyano. Hindi na natin siya nakikita sa TV, pero nakikita natin siya sa kalsada. Bakit siya natin nakikita sa kalsada? Alamin natin yan. Lester Liansang. Hi, Lester. Ayan, oo. Uy, natutuwa naman ako sa'yo. Pagkatapos ng iyong acting stint sa Ang Probinsyano, andito ka naman ngayon pag-alagala ka sa Metro Manila. Metro Manila, Bakit ka pag-alagala sa Metro Manila? Actually, sinubukan ko siya, pero in-enjoy ko talaga siya dito. Promise. Ano itong in-enjoy mo? Pagmumotor. At nade-deliver ako ng mga pangangailangan ng tao. Umulan, umaraw, andun ako. Isa ako ngayong Lala Move rider. Lala Move? Yes. Okay. So talagang pinag-isipan ko siya mabuti, pero yung decision ko dito hindi ko pinagsisihan. Kasi talagang okay siya. Hindi ganun kalaki yung kinikita, pero kung masipag ka, at talagang tara-tartin mo yung biyahe araw-araw, tapos dadamihan mo sa isang araw yung biyahe, okay naman siya, okay siya. Ah, okay. Mm-hmm. So yung karanasan mo sa unang araw mo ng pagde-deliver, kumusta? Yung unang booking na nakuha ko, from Antipolo na kasi ako ngayon nakatira. Sa Antipolo ka nakatira? Sa Antipolo, sumulong ako. Okay. Tapos yung unang booking na pumasok, Marikina lang. 2, feeling best. Malapit lang sa akin yung Marikina. So tinanggap ko agad. Pero sinabi ko, wala akong yung lalabag, yung orange bag na malaki. Na nando sa likod? Oo, kasi yung upuan ko hindi siya stable. Baka gumanong ganun, nakakatakot. Pero meron akong aluminum top box. Kaya pala ganun pala yung tito, yung mga rider ng Lala Move. Tatawag muna yan. Ma'am, sir, ano pong papadeliver? Kasi hindi pala lahat merong lalabag na tinatawag. Yung iba nakatop box lang. Yung iba walang box, nakabackpack lang. So para mas malino yung usapan, pag hindi kaya ni rider, ika-cancel or ipapakancel sa nagbook. So ako tinawag ko, sabi ko, wala po akong lalabag, nakatapax lang ako, ano po kong papadala? Sabi nung receiver, box lang ng kape. Okay, sige, kasya naman po, no? Sabi niya, kasya yan. Sabi niya, pinuntaan ko na ngayon sa Marikina. Pagdating dun, 8 box ng kape ata. My God. First to, unang-una to, parang siya sabi niya. Bininyagan ka. Bininyagan, para sabi ni Lord, wag mo na tuloy, mahirap talaga. Umuulan pa ng tito. Uh-huh. Tapos wala akong dalang packaging tape. Kasi nga, hindi pa ako sanay. Although sanay na ako mag-drive sa kalye, sa city driving. Pero yung gatong pag-deliver ng napakarami, hindi ko pa alam. Wala akong plastic cover, wala akong kapote, hindi ako ganun ka-prepared. So, anong nangyari? Hapon pa yung pagkukuwanan ko ng mga box. So, English-English, syempre, siya rin, hindi rin siya marunong mag-English, hindi rin ako ganun kagaling mag-English. So, yes-no lang ang sagutan namin. Nagulat ako, parang 7 or 8 box na ganyan kalalaki. Sa top box ko, parang magkakasya lang 2. Sabi ko, nako, problema to. So, hindi ko alam kung itutuloy ko, ika-cancel ko. Kasi parang, to be honest, napanghinaan ako ng loob na hindi pala ganun kadaling trabaho ng Lala Move. Na parang, ako hindi ko naman inisip na pocket artista ako, hindi ko gagawin. Hindi siya pumasok sa isip ko. Naramdaman ko lang na mahirap talaga, kasi umuulan pa. So, ginawa ko, punta ako 7-Eleven. Hindi pa ako kumikita, nag-abono na ako, bumili ako ng packaging tape. Halagang 20 pesos. Para lang hindi makancel yung order, kasi gusto ko talaga siyang gawin. Gusto ko siya ituloy. So, buti na lang, yung security guard dun sa condo, mabait. Binigyan ako ng garbage bag. Hindi naman gamit na. Garbage bag na bago, para pang cover dun sa mga karton. Tapos binalutan ko ng packaging tape. So, upuan ko, sa box ko, andun siya. Napagkasya mo yung ilan? 7 or 8. Hindi naman siya mabigat. Ano lang naman yun, mga kape lang naman yung nandun. Yeah, pero yung ano mo, yung fear mo na baka ito habang bumibiyahe ka, tumumba. Oo. Hindi naman. Magaling naman ang mag-balance. Okay. So, saka maayos naman, secured naman yung pagkaka-tape ko. Tapos, from Marikina to Feeling Besto lang. Sa halagang 74 pesos. Yun yung unang-una kong kinita. 74 pesos. Hindi, less 20 pa yata yan, yun.
less 20% pa kasi 80% sa rider, 20% kay Lala. So, nakakatuwa na alam mo yung mas more on nare-realize ko yung hirap ng mga rider na ganun pala. Kaya pala pag meron kang, kahit di mo na kinukuha yung sukli, halaga 5 piso, iba sila magpasalamat. Sabi ko, oh, ganun pala yun. So ikaw, sakto lang? Hindi, walang tip eh. Kasi ano yun, meron kasing cash, merong credit na tinatawag. Ah, okay. So meron automatic bayad na. Bayad na. Tapos noon, after noon, pinatid ko na sa Pininvest, di nakarating naman na maayos. Ito, parang gusto ko pa mag-book ulit. Alam mo yung urge na hindi ka pa masaya. Hindi naman sa hindi masaya. Kung baga hindi ka pa kontento masyado dun sa unang ride. Mahaba pa oras. Ang lapit lang naman ng binyay mo. Hanap ako ulit. Okay. Kasi yung booking pala niyan, hindi pala yan inilalagay kung saan ka malapit. Okay. Kung ano lang yung lalabas, ibabato sa'yo. Ah. Ngayon, sa dami naming Lala riders, unahan kayo mag-yes, mag-accept. So minsan merong malapit. Pag gano'n mo, may nakakuha na. Ayun, sayang yun. Ang lapit lang kasi. Ah. So yung muli, sumunod na nakuha ko, from Saver Deal to Taft Avenue. Nasa galing ako ng Pininvest 2, Batasan. So bumiyay pa ako ng Civil Bill para kunin lang yung hard drive ata yun. Papunta ng Taft Avenue. Second biyahe. Nakakatawa, iba yung drop-off point na Pinin. 15 minutes away pa. Gusto drop-off, pakiusap po sa mga tao po na nagbubook ng Lala Move. Sana po, itinyo po talaga sa mismong drop-off point dahil napakahirap talaga dito, promise. So andun na ako. Dumating ako sa may intersection ng Taft Avenue. Tumawag na ako ngayon sa receiver. Sabi ko, ma'am, andito na po ako. Saan kayo? Saan kayo dyan? Sabi ko, sa may 7-Eleven, Taft Avenue. Ay, ba't po kayo nandyan? Gumanon na. Ay, bakit po? Saan po bang, ano? Kasi dito po nakapin. Andito na po ako. Umuulan-ulan pa nun. Naku, hindi po dyan. Dito kayo pumunta sa may Palengke 97. So, sinos ko sa Waze, 15 minutes away pa doon sa drop-off point. So, hindi naman pwedeng hindi mo i-deliver yung product o hindi mo pwedeng ibalik pa sa kanya pa-uwi. So, ginawa ko, no choice. Talagang pupuntahan mo talaga kung saan yung mismong tamang pagbabagsakan mo ng delivery. So, nag-sorry naman yung nag-receive ng sorry, baka kasi hindi rin alam ng customer namin na ito talaga yung location, ganyan. So, andun yung naiinis ka na, pero ganun pala talaga eh. Meron talagang ganun eh. So, ibig sabihin, yung 15 minutes, binyahe mo pa rin? Binyahe ko pa rin. Chinarge mo siya? Hindi. Kasi naka-credit siya, hindi siya cash. Oh my God. So, pagdating doon, nakipag-usap ka ba? Hindi. Sabi ko lang, alam, mali pala yung pin na, na binigay sa akin. Nakala ko kasi doon, dito pala, layo po pala. Ganun ko lang, pero hindi na parang, uy, pengen naman ng dagdag. Hindi na. Kasi ano lang siya, recipient lang siya. Ang nag-book yung nagpadala ng gamit. Okay. Nainis ka, tinawagan mo yun? Hindi na. Kasi ang hirap kasi lalo sa motor pag may iniisip ka. Hindi ka nakaka-focus, baka mag-disgrasya ka, maka-disgrasya ka. So, talagang dapat sobrang bait mo talaga. Relax ka. Relax ka talaga. Oo. So, nakamagkano ka nun? Ang binayad sa akin nun ay, pangalawa ko is 130, 140 mga ganun. So, less 20 ulit. So, technically 110. Okay pa rin. So, after nun, sabi ko, aga pa. Maaga pa eh. Nag-start ako 10 a.m. eh. Ano pa ko ulit? Doon, nakita ko. Ano lang, Pasay area to Payatas. Eh, yung lugar ng Payatas, Batasan, lugar ko yun. Diyan ako lumaki bago sila. Sabi ko, okay to. Nakita ko, 239 pesos. Sabi ko, 200 na. Kanuuna, 74. Tapos ngayon, 110. Ngayon, 200 na. Yung, patas ang patas. Inaccept ko agad. At tunawagan ko, paano papadala? Kasi laging ganun eh. Ano po papadala natin, ma'am? Kasi wala po akong lalabag. Sabi niya, ay, grocery po ito. O syempre, pandemic. Malay natin na yung tagaong pin papadala ng pagkain sa pamilya. So, ang hirap i-cancel. Ang hirap tanggihan. Ang laki ng plastic. Ang laki ng, mas malaki doon sa kape. Saka mas mabigat. Eh, di ba sa Lala Move may 20 kilos, di ba, na limit? Eh, yun, lagpas. So, hindi niya sinabi na lagpas sa limit na 20 kilos. Hindi ko na sinabi na ako, ma'am, lagpas po sa 20 kilos yan. Hindi ko po tatanggapin yan. Or, dagdagan niyo po. Hindi na ako nagganoon. Ito namang cash. Pero ang magbabayad, yung receiver, doon sa Payatas. Doon ginawa ko ngayon, isang malaking plastic, tinanggal ko yung tatlong plastic sa loob ng maliliit, nilagay ko sa top box ko, tapos yung isa, nilagay ko sa ibabaw ng top box, nilagyan ko ng net, sayang wala akong picture. Talagang ang taas sa likod ng bitbit ko, so mabigat. Talagang ramdam ko kasi gumagano yung motor eh. Dahil dinala ko hanggang Payatas, as in Payatas, yung pinaka dulong-dulo pa ng Payatas. Tapos tuwan-tuwa yung pinadalan ng pagkain, parang iba yung saya. Tapos, akala ko cash na. Hindi pa ako makain dito ha. Mula 10 a.m. hanggang pangatlong biyahe ko, hindi pa ako makain. Kasi nagigigil ka bumiyahe ng bumiyahe. Ang binayay, GCash. So, 239, malinis, pero automatic. Meron kasi yung cash band na tinatawag sa Lala Movie. Kumbaga mag-deposit ka sa kanila ng 500. Para pag cash ay ibabayad sa'yo, automatic doon nila ibabawas yung 20% sa 500 na deposit. So, yun, nagkaroon ng laman yung GCash ko ng 239 kasi nga wala doon siyang cash. The after nun, sabi ko parang nahihilo na ako kasi gutom na ako eh. So ang ginawa ko, umuwi muna ako from Payatas to Antipolo.
di pagdating ko antipolo, main muna ako, tapos natulog. Kasi parang alam yung, ang sakit nga ng pet ko, sakit ang kanang kamay ko, sakit ang tuhod ko. Sabi ko parang ipahinga ko muna. Kaya tulog ako, parang nakarating ako sa bahay ng mga 4 PM na eh. 6 PM nag-alarm ako. So 2 hours lang ako natulog. Pagising ko na 6, nagbihisa ako agad. Alam yung para akong na-addict. Biyahe para ko oo. Hanap ulit ako. Pagtingin ko Pasig, malapit lang, antipolo Pasig. Sabi ko, uy, from bahay namin, parang 3 minutes lang dun sa pick up. Sabi ko, sige, kunin ko na ito. Parang 107 pesos, 108 pesos. Ang dala ko naman, lamesa. Pero, yung lamesa na inaasay, parang ganito inaassemble. Mga bawasan mo pa ito ng 1/4. Tapos nakakarton naman, nakakarton. Tapos ang bait din naman nung pinagpikapan ko, binigyan niya ako ng plastic cover kasi nga umuulan pa rin nung gabi. So, tinali ko na ito. Nung umuwi ako, kinuha ko yung mga tali ko na doon sa bahay. Sabi ko, kailangan pala ng tali. Pag ganito, hindi pwedeng tape-tape lang kasi magastos eh. Tapos tinapean din niya yung plastic para hindi doon pumapagpagpag. Dito na. Sabi ko, ah, magaan lang. Isang lamesa lang eh. Pag sakay kong ganyan, yung side mirror ko wala akong makita na sasakyan. Kasi nga nakaharang yung karton. Patay tayo dyan. Eh, gusto kong bumiyahin na mabilis para makauwi na ako agad kasi umuulan. So, ang takbo ko ngayon, 40, 30, kasi hindi ko nakikita yung mga sasakyan sa gilid eh. Makikita ko lang sila malapit na kasi hindi ko sila makita sa side mirror. So, from Antipolo to Pasig, na nabigay ko naman, ang binigay ngayong cash, 108, sakto, walang tip. Pero okay lang kasi parang gagamitin daw nila sa ano, sa office, pang ano, pang work from home nila, lalagyan daw ng computer, ganyan-ganyan. Tapos may nakausap pa ako dun si Lolo, tawag ko nga si Lolo, dun sa may tapat na pinagdilibiran ko ng lamesa. Nagaganyan din daw siya dati. Pero tumigil daw siya kasi hindi daw niya kaya magmaneho dahil malabo na nga daw yung paningin. Tapos sabi niya sa akin, tsaga-tsaga lang, iyo, okay din yan, okay din yan. Kaysa wala akong ginagawa. Kumbaga, tito, nasa state ako ngayon na hindi baling mababa ang kita kaysa wala. Kasi survival talaga ngayon dahil sa pandemic. Although, yun nga, nakakapagbanda ako, kaya kong tumugtog ng any instruments, wag lang yung trotor. Pero wala namang gigs. And yung taping, swertihan kung makuha ka for lock-in. So, ayoko nung nakatambay sa bahay, yung parang andong ka lang. Tapos, ang may trabaho, yung girlfriend ko na parang nakakaya, di ba? Na hindi ako sanay. Hindi ka sanay na walang ginagawa. At hindi ako sanay na hindi ako yung gumagastos. So, nakamagkano ka the whole day? For bookings, naka 480 pesos ako isang araw. Masaya ka? Oo. Pero hindi ako magsisinungaling na maliit yun. Alam naman natin sa taping, one day natin, bongga. Pero hindi ko na siya tinitinan na ganyan. Kumbaga parang, kung nakatambay lang ako sa bahay, hindi ako makakuha ng 480. Ayoko naman manghingi. Ayoko naman magnakaw. Saka, ang dami nga nagsabi sa akin, may mga tropa rin ako na sumusuporta sa akin na, oo, okay yan. Kumusta ang mental health? Dumaan ako sa depression, anxiety. Pero, ala eh, ayokong umamin. Sabi nga nung girlfriend ko, aminin mo na lang sa sarili mo na, nandiyan ka na sa stage na yan. Pero ayoko siyang tanggapin. Kumbaga parang, ayokong pakita na, bon, may problema na, problemahin mo pa. Nanahimik ako ng ilang, may taon din. Akong parang, alam mo yung feeling na wala kang silbi, wala kang kwenta, wala kang ginagawa, wala. Mabot ako sa ganun. Pero hindi naman umabot na gusto ko na magpakamatay. Huwag naman. Hindi naman. Kasi alam ko may mga kamag-anak ng tao. Actually, ang dami rin tumulong sa akin nung natapos ako sa show. Ang dami tumulong. Sa probinsya? Sa probinsya. Ang dami tumulong. Tumulong in what sense? Reseller ako ng helmets. Reseller ako ng helmet accessories. Mga dry fit shirts na pang shooting, pang laro. Ayun, marami. Tapos nag-resell ako ng calamansi, juice, concentrate. Okay siya. Hindi siya ano eh. Kung ikukumpara yung sweldo mo sa pagiging artista mo per day, kumpara dito sa kinikita mo sa pagiging lalamove driver, anong na-realize mo? Kasi dito dati, nung kalakasan ko pa sa pag-aartista, talagang dumating sa point na naging mayabang ako pagdating sa pera. Hindi libre ako ng sino-sino, na-addict sa bilyar, hindi man sugal. Inom, tapos barkada, na parang umabot nga rin sa point na ayoko ng coins sa bulsa ko. Nakakatawa. Gusto ko puro papel. Hindi pala dapat ganun na, kumbaga habang hanggat bata ka, hanggat malakas ka, hanggat sikat ka, hanggat kumikita ka, dapat talaga ipon. Hindi magdamot, pero dapat talaga meron kang pang-ipon kong sarili. Ipon. Wala kang ipon nung pagkatapos ng probinsya mo? Yes, ipon. Naubos. Naubos saan? Mga bayarin. Dahil kung ano nung kinuha mo, parang luxury sa'yo. Apo. For me, luxury na yun. Kasi hindi naman talaga ako ganun para bumili pa ng sobrang ano. Alam ko hindi ko kaya, pero kailangan. So, meron bang mga artista sa'yo na parang nag-extend ng help? Merong isa, si Basilio. Kasi yung soundtrack ng probinsyano na bago na ginawa, ako yung gumawa ng melody, riff, guitars.
So, nagulat ako, bumisit sa bahay. Akala ko, sabi niya sa akin, may bibigay ako sa'yo. Akala ko naman, dami ito kung ano. Basta may bibigay lang. Tapos pinagyan nun. So, ano to? Bibili ka na ba sa akin ng ano? Akala ko, bibili siyang kalamansi. Ano mga binibenta ko? Hindi, sa'yo yan. So, para saan? Naalala mo yung ginawa nating kanta? Ano yun? Hindi kasi gagamitin na daw. So, talaga? Hindi, okay. So, yun. Ah, talaga? Yung time na yun, medyo nag-iisip din ako kung anong pwedeng gawin para. So, nakatulong. Masaya ako nagiging busy. Pero aamin ako na namimiss kong mapuyat sa taping. Namimiss ko yung catering, pagkain sa catering. Ayun, nakakamiss din pero kung hindi pa panahon at hindi pa naman ako mahina, malakas pa naman ako, okay pa naman ako, feeling ko darating pa rin naman ulit yung dating Lester sa pag-aartista. Actually, Tito, kakatapos lang nung indie film ko kay Direk Carlson Hubert, Hadlock, Sinihalaga. So, okay pa rin ako. Willing pa rin naman. Ako naman, naghihintay lang. Ganun naman ang artista, naghihintay lang naman lahat. And, ayun nga, sa sobrang gusto ko maging busy, pati yung music video ng banda ko, ako na nag-direct. Gumawa ako ng music video sa banda ko. Gusto mo lang talaga maging abala. Nalungkot ka ba nung nawala sa probinsya? Pero yung mga ilang taong ka doon? 5 years ako sa probinsya. Since day one. So, 5 years kami magkakasama. Anong pinanghihinayangan mo sa probinsya? Siyempre, trabaho, una-una. So, yun naman talaga trabaho natin. Pangalawa, yung pakikisama, yung tropa. Sa kayo na-invest mo na emosyon, panahon, tulong. Yung responsibilidad mo sa iyo, natutugunan mo. Sa ngayon, Tito, talagang hirap. Sobrang hirap pigain. Buti na lang itong nanay ng anak ko, naiintindihan naman. So, parang nung time naman na okay ako, andyan naman ako, madalang kausapin. So, sobrang pagtitipid ka ngayon? Kailangan. May trabaho naman yung girlfriend ko ngayon. Okay naman kami. Actually, okay naman kami. Kumbaga yung paghahanap ko ng trabaho, bukod sa tulong sa kanya at bukod sa pag-iipon para sa anak ko, gusto ko lang yung may ginagawa talaga. Ayoko ng feeling na hindi po kit maganda trabaho ng girlfriend ko ngayon. Gagalan lang ako sa spa. Hintay ko siya umuwi, may dalang pagkain. Hindi siya masaya for me. Lester, 32 years ka na in the business. Ano yung nakikita mong nagiging ugali ng ibang artista? Lalo na ng mga sumisikat or sikat na, na dapat nilang baguhin. Sa 32 years dito, parang nakita ko yung pagbabago talaga. Ang laki ng binago. May mga biglaan, may mga daan-daan pagbabago. Pero sana isipin nila lagi na, yun nga lagi ko sinasabi, yung pag-aartista trabaho talaga. Huwag natin itong gamitin para mang-apak tayo na ibang tao. Huwag natin gamitin yung pangalan kung sikat tayo, kung malaki kinikita natin para mang-apak na ibang tao para umangat ka. O manggamit na ibang tao para umangat ka. Iiwan mo yung taong yun pag okay ka na. Yun ang huwag dapat mangyari. Yan ba ang madalas mapansin sa industriya natin? Ang paglaki ng ulo o ang pagkakaroon ng sungay ng ibang artista? Meron. So wala kang ginagawa bilang matagal ka na? Hinahayaan mo sila? Hinahayaan ko kasi respeto eh. Kumbaga, may respeto pa rin ako sa tao kahit mas nauna ako sa kanya o mas nauna ka sa akin. Respeto yun. Okay. So, meron ka rin bang hinahangang artista pagdating sa pakikipagkapwa-tao bukod sa husay sa pag-arte? Si J-Lox, kung tawagin ko siya. Sino si J-Lox? Angel Loxin. Angel Loxin. Yes. Bakit? Kasi nung time na tumututog ako sa bar niya dati, sa may Don Antonio, lalabas yung anak ko nun, manganganak yung misis mo. Misis ko dati. Manganganak siya. Tapos, wala kang budget. Nakaipit yung budget. Si Angel yung sumagot. Talaga? Ng buong hospital. Ng buong bayan sa hospital. Yes. Talaga? Kapatuwa na si Angel. Tapos ninang pa siya. Oh. Ninang siya. Isay. Anak. Hindi ka naman binalikan para singilin? Hindi ganun si Angel. Hindi siya ganun. Nakakatuwa siya. Hindi siya ganun. Ano na lang sinabi niya sa'yo ni Angel? Wala na. After noon, sabi ko, Jel, sobrang thank you sa inyo. O basta tugtog ka pa rin sa bar ko. Ganun lang. Walang ano. Tapos nung nag-birthday ako, nagulat ako, nag-message sa survivor. Terio. Kasi siya nagpangalan sa akin, Terio. Terio, happy birthday. Yun lang. Tapos natuwa ako nung sinabihan niya ako na huwag daw ako mawala sa kasal nila. Eh, hindi naman natuloy, di ba? Dahil nga, bilang lang yung pupunta. Nakakatuwa. Okay si Angel. Close kami. Propa kami ni Angel. Dami ko na rin naririnig kay Angel. Puro mga off the record naman. I mean, puro mga hindi napopost. Pero alam mo yun. Pero totoo yun. Oo, may mga tao talagang gano'n. Nalikas ang bait. Nasa buto na ang kabutihan. Hindi yung mga paimbabaw. Kaya ayan si Angel. Masaya. Ano yung ipinagpapasalamat mo? Buti na lang. Hindi ko naging ugali itong bilang artista. Ayun, buti na lang. Hindi ko siniksik sa ulo ko na artista. Kasi kahit noon pa, Tito, mapapasakay mo ako sa jeep.
mapasakay mo strike, skill sa pwede ka. Although may mga leverage na papaunay ka sa pila, oh, nakita ka, discount, ganyan. Pero hindi ko siya inihingi na, oy, artista ako, paunay mo ako sa pila. Oy, artista ako, biya mo ako. Hindi ko siya naging ganun. Never. At pasalamat na rin ako sa mga nagpalaki sa akin dahil pinalaki nila akong ganun na ang pag-aartista ay trabaho ko na, hindi siya pagkatao. Maraming salamat, Lester. At dito natin na-realize na dapat tayong mga customers, dahil mas marami tayo kaysa sa mga Grab, Lala Move drivers, lagi natin silang iintindihan kung saan ang gagaling yung kanilang sungit, yung kanilang pagka-delay, yung kanilang pagka-late, dahil maraming pinanggagalingan niya. At maraming salamat din sa mga taong nagpapasopra o nagbibigay pa ng tip, dahil talaga namang ang mga drivers natin, yan yung mga bumubuhay sa kanilang pamilya. Yun lang yun. Kaya ang huling bilin mo sa kanila, sa mga customers? Yun lang, sana maging mabait sila lagi, kasi sobrang hirap talaga bilang maging isang lalamove driver. Bukod sa delikado yung biyahe, minsan may naliligaw pa, napapagalitan pa sila kahit kasalanan naman nung nag-pin, parang yun nangyari sa akin. Saka hindi rin natin alam yung pinagandaan ng mga riders na baka may nakaaway sa kalye, kaya pagdating sa'yo nakabusangot, or pagdating sa'yo yung pagkakaabot nung dinilingit, pabalang, pabalibag. Hindi naman nila yung sinasadya, sa tingin ko. Hindi naman yun para idamay ka sa ingit ng ulo nila. So, mas habaan natin yung pasensya siguro. Saka, kung magbibigay ng tip, kahit piso, ngayon ko lang na-realize, kaya pala pa nagbibigay ako ng tip or minsan hindi ko na kinukuha yung sukli, iba yung ngiti nila iba yung saya So, ganun pala talaga. And, doon naman sa mga rider, na kahit may problema sa bahay, huwag sa atin dalhin sa kalye. Kasi, is either mapaaway ka or mawala ka sa focus sa problema na yun, ma-accidente pa. Sa katsaga lang talaga. Kailangan mo lang talaga tsagain. Sipag. So, anong natutunan mo sa buhay ngayong pandemya? Anong na-realize mo ngayong pandemya? Bukod sa pag-iingat, para hindi magkasakit, minsan kailangan mong sumugal para magtrabaho sa labas. Kasi, hindi ka makikita sa bahay unless work from home ka or call center or ganyan. Kailangan mo talagang kumayod talaga. Kasi wala ka rin aasahan naman. Gaya ko, wala naman akong ayuda na kukuha. Wala naman dumating na ayuda from government sa amin. So, kailangan talaga. Sabi ko nga yung pagiging artista ko, hindi ko siya ginawang ugali. Trabaho ko siya. Hindi ko siya kailangan bitbitin o artista ko. Hindi ako bababa sa itong level. Para sa akin, hindi ganun. At hindi dapat ganun. Lalo ngayong pandemic. Hindi ka pwedeng mamili ng trabaho. Kumbaga, hindi nakakababa ng pagkatao yung pagiging lalabog driver. Kumbaga, marangal na trabaho, maayos na trabaho, nakakatulong ko pa sa iba. Lalo ngayon, pandemic. Masaya ako sa promise. Masaya ako sa ginagawa.